May freedom of speech pero walang freedom after speech. Yan ang paboritong hirit ng ilang mamamahayag matapos umangat ang ranking ng Pilipinas sa isang press freedom survey. At bukas sa pagdiriwang natin ang World Press Freedom Day, tanong ng marami, gaano nga ba kalaya ang pamamahayag sa ating bansa? Live mula sa Quezon City, my report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, happy World Press Freedom Day bukas. At sa bisperas nga ay nandito tayo ngayon sa pangunguna ng NUJP sa isang salusalo ng ating mga kasamahan sa trabaho. No? At may kaunting dahilan para sa pagdiriwang. Ito yung kung pagbabatayan natin na yung survey ng grupong Freedom House dahil tumaas ang ranking natin sa press freedom. Pero sabi ng ilan, tila hindi raw makatotohanan ang survey. Kung ang survey ng grupong Freedom House ang pagbabatayan, masasabing kumpara sa ibang bansa, mas malaya raw ang press sa atin. Tumaas ang ranking natin mula 93 at tumalon sa 88. Partly free daw tayo kasama ang 72 na iba pang bansa tulad ng Indonesia at Thailand. Pinagbasayan ng scores ang kalagayang pambatas o legal environment, access sa impormasyon, political at economic pressure sa pag-uulat. Pero para kay UP Journalism Professor Danny Araw, tila hindi raw makatotohanan ng survey. Ipapaliwanag ng mabuti ng Freedom House kung bakit sa kabila ng kalayaan sa pamamahayag ay nandun pa rin yung malawakang pagpatay. Sa katunayan, sa tala ng Center for Media Freedom and Responsibility, 123 na ang mga mamamahayag na pinatay habang ginagawa ang kanilang tungkulin simula nung bumalik ang Freedom of the Press noong 1986 hanggang 2011. Pero si Araw na rin ang magsasabi walang ibang magandang panahon kundi ngayon para maging mamamahayag. Mas exciting rin daw ang yugtong ito ng kasaysayan ng pamamahayag dahil nagbabago na rin daw ang forma nito dala ng teknolohiya. Umusbong na at lumaganap ang mga online sites pati na mga citizen journalists. Mga ordinaryong taong nakikibahagi sa pag-uulat sa mainstream media tulad ng telebisyon. May transition na nangyayari sapagkat yung convergence ay parati namang may evolution doon. Halimbawa, sa usapin ng broadcasting, parang maliit na lang yung linya doon sa TV broadcasting at saka doon sa webcasting o yung live streaming na tinatawag. Pero para sa veteranong mamamahayag ni Severel Santos, chairman ng editorial board ng Pahayagang Business World, ang mabilis na panahon ngayon ang kasabay ding hinahatak ng mga makabagong teknolohiya ay may dalang bagong hamon sa mga mamamahayag ngayon. Wala pang 20 anyos noon si Santos na magsimula siya sa periodismo. Ibang-iba na raw sa nakagisla niya noong reporter pa rin siya. What were the tools of the trade before? There was a typewriter. What do you need? There was a typewriter and there was a telephone. Technology today has a tendency to really make things outdated increasingly fast. The times are confused. Okay. You know? And therefore you need to explain more things than might have been needed at another time. We are bombarded with information from all fronts. And bombarded with information of varying degrees of legitimacy and credibility. Sabi, ang pamamahayag o journalism ay pirapirasong pagsulat ng kasaysayan. Higit pa raw dyan ang inaasahan sa mga alagad ng media ngayon. Making sense of things. Okay. Making sense of things for the public more than simply factual accuracy. Yeah. We are looking at contextual accuracy. Jessica, tila nga sa nagbabagong panahon ay umiiting ang responsibilidad ng mga mamamahayag. Jessica? Ipinaliwanag ba kung bakit tumaas o umangat ang ranking ng Pilipinas gayong mukhang dumami ang mga napapatay na journalist sa ating bansa? Okay, ma'am. Ang sabi ng Freedom House ay may pagbabago doon sa ating legal setup, no, in terms of running after yung mga culprits. Pero ang sinasabi ng mga kanakusap natin, si Professor Araw, ay mukhang detached yung ganyang pananaw ng Freedom House kung ano ang nangyayari sa ground. So ang nakikita ng Freedom House yung mga polisiya ng ating gobyerno as far as press freedom is concerned, pero sa ground ay iba daw ang istorya, Jessica. Okay, at paano daw? Where do we go from here? Dun sa sinasabi naman ni Vergel, no? Sabi niya kailangan ng more contextual. That is correct, Jessica, kasi
ang ngayon ay mabilis ang panahon at mabilis yung turnover at mabilis at madami yung impormasyon na dumadating. Ang magiging trabaho raw ng isang mamamahayag sa isang konteksto na tulad ng panahon natin ngayon ay yung taga-filter at tagapagpaliwanag ng mga karamihang mga maraming impormasyon na dumadating sa publiko. Kasi if you just go on the internet at hindi mo malalaman kung ano ba talaga yung tunay na picture, ang trabaho ng ating mga journalists ngayon is to gather everything and to make a story out of it and to contextualize and to explain more importantly sa public kung ano ba yung nangyayari sa kapaligiran nila sa mga panahong ito. Jessica. Okay, mukhang hindi nga lang na input siguro ng Freedom House yung whether the Philippines has become a safer place for journalists. Correct, ma'am. Ang sinasabi ni Professor Arau is that ang SIAPA, yung Southeast Asian Press Alliance, ay gagawa ng sarili nitong pag-assess. Kasi yung konteksto ng mga Asian or Southeast Asian countries ay iba syempre kung ang titingin dito ay yung mga nagtatrabaho mismo sa Southeast Asia kesa yung ibang, kumbaga yung mga Westerners o yung mga ibang taga-ibang bansa, Jessica. Okay, gayon man, Happy World Press Freedom Day sa ating lahat sa profesyong ito. Sa iyo rin, Joseph. Maraming salamat, Joseph Moro. Thank you.